kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. Mm. You will find out it's Congress. Mm-hmm. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing in. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, inano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. Hmm. But oh. I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good, gusto ko ikaw ang ma-presidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Hmm. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Oh. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Oh. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, every to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Yun, Mayor. Tama.